Okay, mga kalubid, ito naman sa angkla. Ito yung brake ng angkla. Once na ginamit mo yung angkla by gravity, open brake lang ito. Tapos biglang to maarya yung angkla. No? So, kung gusto mong i-brake, i-brake mo lang. Yan ang brake. Okay, pag naka-brake na, pwede mo nang okay, kung by winch naman gagamitin mo ito. Ito kailangan makapasok sa loob. O kaya ipasok doon, i-engage siya sa may anchor sa angkla para sa ganon ay iikot ito. So, dalawang purpose. Pag in-engage mo ito, yung angkla lang ang ginagamit mo. Pag ito naman kabila, mooring winch lang ang ginagamit mo. So, dalawa. Yung dalawa na yan. Ito, saka yan. Yan ang kailangan sa mooring winch. Ito. Ito naman sa anchor. Okay? So, ine-engage yan. Halimbawa, okay. Subukan natin, ha? Engage natin, ha? So, yan, tumatakbo. So, pag once natapat to, pag natapat na yan, pasok na kagad. Ayan, nag-engage na. Kita nyo, maaari na. No? Oh, ni-stop ko na siya. Ngayon, pabira naman. Bibirahin ko, ha? O, oh, ayan. Bibira na yung angkla. Ayan. So, hindi pwede yung birahin ng malakas. Si naka lashing. So, ganun. So, naka-engage siya. Hindi pwedeng pag nag-angkla ka, naka-engage. Kailangan, once natapos ka na nag-angkla, kailangan disengage natin. So, kailangan to naka-break. Okay? Naka-break to. Okay? So, ngayon, tanggalin natin. Okay. So, tanggal na siya. Ayan. So, ito naman, lagyan na natin sa neutral. Okay, para mamatay na siya. Okay? So, sana na anuhan nyo. Ito naman, takip. Ito, may mga sa barko yan. Lalagyan ng takip yan para kung halimbawa merong mga basyada, hindi pumapasok ng tubig sa loob ng anchor chain yan. So, yan, nilalagyan ng simento yan during voyage para silyado siya. Hindi siya malalagyan ng tubig. Kasi minsan, lalo na kung mahaba ang basyada, bad weather, mapupuno yung anchor chain mo ng tubig. So, hindi maganda para sa barko yun. Okay, sana naunawa natin kung paano gagamitin ang angkla. Dito naman tayo sa lashing. Ito. Ito yung tinatawag na lashing ng angkla. Tuwing voyage, ito nilalagay yan. Tinitisa yan. Kung sa ganun, ay tamaan ng alon yung angkla, hindi siya mauros. Ito yung anchor niya. Anchor stopper. So, ang tamang paglalagay dyan ay kailangan ito dito nakalagay yan. Tamang position yan. Ganyan ang tamang position ng angkla. Kasi hindi siya mauros kasi dito nga nakalock siya. Okay? Ito naman yung house pipe cover. Ito binubuksan to pag binibira. No? Sinasarado yan. Minsan dito pumakit yung mga stowaway. So sinasarado yan sa anchorage area. Dito. Once na naka-angkla, sarado yan. Yan pumapasok yung mga stowaway. So, ayun na.
Okay, so hanggang dyan lang muna tayo mga kapatid. Hanggang sa susunod na naman na video natin. Huwag lang kalimutan mag-likes, share, and subscribe. And click the notification bell para sa susunod na upload ko, update kayo. Sige na mga kalubid. Bye-bye na kalubid. Next naman.